Magandang araw sa atin lahat. Ako si Randy Noblesa ng Marinduque State College, puno at direktor ng Sentro ng Wika at Kultura at tagapag-ugnay ng Graduate Diploma in Cultural Education sa Rehiyong Mimaropa. Ngayong semestre, taon 2021, ay meron tayong level 2 ng batch 2 ng ating mga teacher scholars dito sa Mimaropa. So meron tayong mga teacher scholars na mula sa Marinduque, sa Silangang, Mindoro at maging sa Romblon. So para sa unang kurso na kinukuha nila ngayon level 2 para sa culed204 na dati ay culed208 na para sa issues in cultural education, ay malugod kong binabati ang ating pangalawang batch ng mga teacher scholars dito sa Rehiyong Mimaropa. Nagpapasalamat din ako sa ating Pangulo ng Marinduque State College, si Dr. Justado P. Sulweta, at maging sa ating dekana na direktor ng ating proyekto ng GDC sa Mimaropa, walang iba kundi si Dr. Julieta Q. Nabos, at ang ating director ng PCEP, ang Philippine Cultural Education Program, si Dr. Joseph Sani Cristobal, sa pagpapaabot ng pagbati. So, pasasalamat po sa inyo at sa pagpapatuloy ng ating ugnayan sa Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining. So, hayaan niyo ako na magbigay ng maiksing mensahe tungkol sa kinahinatnan ng ating kurso na culed204 o Issues in Cultural Education. So sa unang pagkakataon ay gumamit tayo ng mga module sa kurso na culed204. Meron tayong limang module at hindi bababa sa 8 gawain o aktibidad. So binabati ko ang ating mga mag-aaral, ang ating mga teacher scholars mula sa Mimaropa dahil sa pagtataguyod ninyo ng inyong adhikain. So dito sa ating mga lalawigan, sa ating bayan at siyempre sa ating rehiyong Mimaropa. So ang ating mga paksa ay may kinalaman sa pagkatuto, sa literacy at mayroon din kinalaman sa kalikasan. So ang ating paksa tungkol sa environment, social, cultural justice as foundation of culture-based education ay inaasahan natin na makakatulong sa ating mga advokasya at hatikain na isusulong maging sa mga susunod na kurso at sa mga darating na panahon. So kagagaling ko lang sa social preparation sa Silangang Mindoro sa bayan ng Mansalay at ganoon din ay nakatatapos lang ng ginawang pagsasanay sa Sofronio Española sa kanilang cultural mapping. Ito lang Setyembre. So hayaan nyo ako na iwan ito sa ating mga mag-aaral ng culed204 para madala nila sa mga susunod na gagawin. So galing ito sa ating co-facilitator na si Binibining Dinis Aguilar na secretary ng National Committee on Dramatic Arts. So binahagi niya itong kwento tungkol dito sa mga ibon na tuwing hapon pag malapit ng magtakip silim ay palaging bumabalik do sa kanilang lugar. Ito ay matatagpuan sa Banga, sa Aklan, sa Isla ng Panay. So meron ditong sipi galing kay John Henry Clark. Ang quotation ay ang sumunod. Quote, "A people's relationship to their heritage is like the relationship of a child to its mother." Unquote. So kung nakwento ni Binibining Denise na ito mga ibon na to, kinukonsidera na nun ibang mga tao na hindi naunawaan kung bakit na doon yung mga ibon na yan. Dahil yung pinagtayuan ng rotonda na to, itong intersection na to, ay palayan dati. At yung mga
ibon na ito, ayon sa mga kwento at sa mga kwentong bayan ng mga tao doon, ay mga kaluluwa ng mga dating mga magsasaka na doon nagtatanim sa palayan na ito. So bumabalik sila para umani ng kanilang mga binhi at mga butil. Tuwing hapon, bago lumubog ang araw, ay palagi sila araw-araw bumabalik kung saan sila dati nagtatanim. Nagbago lang sila ng anyo. So ano ba ang obligasyon o ang dapat gawin ng maordinaryong mga mamamayan katulad ninyo at katulad natin? So meron tayong papel para sa pagpapanatili ng pamana o heritage kahit sa panahon ng social media at kahit sa panahon ng pandemya. So pwede tayong maging cultural heritage bearer. So pwede tayong maging tagapagsalin ng pamana para sa mga susunod na salinlahi. O kaya naman, maaari tayong maging advocate, cultural heritage advocate. So sa buhay, maraming issue, maraming problema, maraming concern, pero kailangan natin ipaglaban kung saan tayo naniniwala. So kahit gaano kahirap o gaano kasakit, kailangan natin ipaglaban kasi yun ang nilalaman ng ating puso. At ang huli na maaari natin na gawin ay maging cultural heritage hero tayo. So kailangan natin ng mga frontliner. Kailangan natin ng mga lalaban para sa pamana. So sa panahon na madaling kalimutan yung kahalagahan ng mga pamana na to, so kailangan natin malaman kung ano yung mga issue, yung mga concern para sa pamana. So kailangan natin magsakripisyo para maitawid natin yung pamana para sa darating na panahon. Kaya piliin natin ang liwanag, choose light and love. At ang proyekto na to ay nagsimula sa Busilak, kaya ang tawag dito ay Project Busilak. Sa Tagalog, alam natin kung anong ibig sabihin niyan, pero sa ibang wika, katulad ng Bisaya, ang ibig sabihin ng Busilak ay liwanag. So sa atin mga Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay pure o busilak na kalooban. So walang bahid. Kaya matapos man ang Cool Ed 204, inaasahan ko na dala-dala natin sa ating puso ang lahat ng ating natutuhan at ating mga ginawa ay sana'y magawa din natin sa ating mga classroom. So maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Manatili tayong ligtas sa pandemya.